isang packet tournament para sa Gilas sa Espanya. Buenas dias mga boss, welcome sa aking channel. At kung bago ka lamang dito ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Pakipindot na rin ang bell sa tabi nito para lagi kang updated sa mga videos ko. Papalapit na nga ng papalapit ang inaabangan ng mga basketball fans, lalo na sa buong Pilipinas, na makita na naman ang pambansang kupunan natin na makapaglaro sa pinakamataas na level ng international basketball sa buong mundo, ang FIBA World Cup. Nagaganapin sa China sa huling araw ng August hanggang Setyembre. At hindi nga talaga natin maipagkakaila na tayong mga Pinoy ay gustong tutukan ang bawat practice ng pambansang kupunan. Kung sino nga ba ang pinakabagong players nila at kung paano sila maghahanda. Well mga boss, yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Space Jam Sports Channel. Unahin natin dyan ay ang plano ng samang basketball ng Pilipinas. Isang napakagandang opportunity nga ang inihandang tune-up nila laban sa Russia. Pero naudlot nga ito nang hindi pumayag ang Russian Basketball Federation Commissioner at former NBA player na si Andrei Kirilenko. Nang sabihin niyang one-time match-up nga lang daw ang pwede mga boss ayon kay Kirilenko dahil at least 2 games ang hinihirit ng SBP. Ayon nga kay Mr. Alpanlilio ay mahirap nga naman kung mag-travel ang buong team all the way to Russia just for one game. Kaya dinisregard na nga lang nila ang plano na yun. Habang isang mas magandang opportunity naman ang ikinasa ng SBP para sa isang packet tournament na sasalihan nila sa bansang Espanya na pumapangalawa lang naman sa FIBA World Cup ranking sa ngayon. At para sa akin mas napaganda pa nga. Dahil ayon sa SBP ay 3 team ang mga kalaban nila sa nasabing tournament na yun. Kabilang nga dyan ay ang national team ng Spain, Ivory Coast o mas kilala sa tawag na Cote d'Ivoire, at ang bansang Congo. Sa 3 team nga na yun tanging ang Congo lamang ang hindi kasama sa FIBA World Cup. At ang packet tournament nga na yun ay inaasahang magsisimula ngayong June 13. Samantala, bago nga maisagawa ang nasabing preparation ng SBP na yan, ay nauna nang naisuggest ni Coach Yeng Giao ang isa na lamang sanang tune-up game ng Gilas laban sa Australia at New Zealand. Dahil nga daw, hindi naman nalalayo ang laro ng Australia sa Serbia, Italy at Angola. At least nga naman hindi na nila kailangan pang pumunta ng Europe dahil nga isang lesson learned from mistake ang nangyari sa pagitan ng Gilas at Australia noon. At agree naman ako sa sinabi ni Coach Yeng Giao mga boss. Dahil isa pa nga dyan ay kailangan nating i-restore ang relationship natin sa mga Aussies dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin na napakarami ding mga Pinoy sa bansang Australia. Dahil nga sa nangyari na yon ay isa yon sa naging pangungut sa history ng FIBA. Well anyway, kung ano man ang maging plano ng samahang basketball ng Pilipinas ay sigurado naman ako na para din yon sa interest ng buong team. Maliban nga dyan mga boss ay sana matuldukan na din at tuluyan ng payagan ng FIBA ang matagal na nating pinakaasam-asam na si Jordan Clarkson o si Remy Martin. Malamang ang iba sa inyo ay mag-react na negative at ang iba naman ay positive. Kaya huwag kayong mahinga mag-comment sa baba kung ano nga ba ang sa tingin nyo ay ang kailangang idagdag at ibawas sa mga nabanggit ko at isa-isa nating babasahin niya mga boss. Well, maraming salamat ulit mga boss sa pagsaba nyo sa akin at huwag nyo kalimutan na i-like ang video na to. At kung bago ka lamang dito ay huwag kalimutan na mag-subscribe para lagi kang updated sa mga videos ko.